Hi, I'm Ralph. At ito ang buhay ko bilang isang typical na estudyante, busy, aligaga, naguguluhan at kulang sa tulog. Minsan, pumapasok sa isip ko na baka Bachelor of Science major in adjusting yung course na kinuha ko. Sa sobrang dalas ng mga adjustment ko sa buhay, talagang adjust na lang ang kakampi ko. Adjust dito, adjust doon, adjust sa online class, adjust ulit sa face-to-face classes at mga activities. Hindi biro yung mga adjustment dahil sa pandemic. Yung dating madali, ngayon sobrang hirap. Yung dating namang mahirap, ngayon napakadali. Pero wala naman tayong choice kundi lumaban. Laban lang. Dahil alam ko, hindi lang akong lumalaban at nasa sitwasyon na ito. Marami kaming lumalaban para sa mga pangarap at tagumpay. Pero hindi talaga maiwasan na mag-breakdown pagkagabi. Pag wala kang masasandalan kundi ang sarili. Earphone lang at music, tapos luha, okay na ulit. Laban na naman para sa pamilya, kahit maraming deadline sa Google Classroom, palag lang. Sobrang daming pinagkaiba ng homeschooling at sa face-to-face classes. Talagang adjust malala. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, adjust din para sa kasiyahan. Konting breaks sa mabigat na dalanin na ibinigay ng mundo at para sa mga ibibigay pa ng panahon. Sabi ko nga, sa magulong activities sa Google Classroom, nandiyan na barkada para magkopyahan. Biro lang. Ganito kasi yun. Sa magulong activities sa Google Classroom, matatapos talaga yan bago mag 11:59 PM. Isa pa yan sa mga natutunan ko ngayong hybrid learning kami. Ang importansya ng time management, mga gawain sa bahay, sa school at personal na mga gawain. Talagang pag nagsabay-sabay, panigurado, sasablay, procrastinate malala. Hindi ko alam kung bakit mas nakakapagod yung setup na ganito. Face-to-face at online class. Bakit nung puro face-to-face lang, kinakaya ko naman? Bakit ngayon na mas may pahinga pa sana ako dahil may online class, bakit parang mas napapagod ako? Bakit parang kulang ako ng time para sa sarili ko? Mga tawanan with schoolmates, barkada at instructors ang binabalik-balikan ko kapag may face-to-face classes na. Mga oras na hindi na mapapalitan at mauulit sa iba pang araw at panahon. Expectation ko pa naman dahil hybrid schooling ay mas mapapadali lahat. Dahil hindi kailangan pumasok ng school araw-araw at mas makakapagpahinga ako. Pero bakit parang nilalabanan ko sarili ko sa katamaran at antok? Kahit andun naman sana yung advantages ng hybrid schooling na mas may time ako para sa mga task ko. Nandyan yung mahaba yung deadline at hindi kailangan ma-pressure sa paggawa ng mga activities. Pero bakit mas pinipili ko ma-pressure kahit hindi naman dapat? Nasa akin siguro ang problema, wala sa iba. Minsan, iniisip ko kung kakayanin ko ba makasurvive ng ganito. Dumadating din yung time na ginagawa ko naman best ko, pero parang kulang pa rin talaga. Iniisip ko na lang na siguro kaya ko nararanasan to kasi part 2 ng journey ko. Siguro kaya ko to nararanasan kasi part 2 ng paghihirap bago ang success. Siguro kaya ko to nararanasan kasi requirements to para maabot ang mga pangarap ko. Siguro kaya ko nararanasan. Siguro kaya ko. Siguro kaya. Siguro. Kaya ngayon, eto, nakapagtapos na ako. Nakatayo pa din. Kahit anong hirap na pinagdaanan, nakasurvive sa mga pagod at puyat na inakala ko wala nang katapusan, tiwala lang sa sarili ang puhunan, inspirasyon ng pamilya. Libreng umiyak, pero tuloy lang, parang isang panaginip na nalagdaan. Pagising ko, eto na, panibagong paglalakbay na naman, panibagong goal na pagpapaguran. Ako to, si Rap, at ito ang kwento ko.